Vlogs. Good morning po dito sa Qatar. Good afternoon po sa Philippines. Welcome to my vlog. Juicy Paleta Vlogs. Sa araw na to, guys, ito po yung aking end of the month na routine. Yung mamili po kami ng gulay na pagkarami-rami, good for one month. Pero minsan di rin po umaabot sa isang buwan kasi yung mga gulay po ay tumatagalan ng 1 week, 2 weeks, ganun po. So, ipapakita ko po sa inyo. Ito po. Ito po yung bawang. Guys, turuan ko po kayo ng tips. Lalo na po ngayon sa pandemic. Kung ayaw niyo po lagi kayong lumalabas. Itong bawang po, ang gagawin ko po dito ay babalatan ko po ito. Tapos, pagkatapos ko po mabalatan, ilalagay ko po sa plastic at ilagay sa freezer. So, yung iba naman po, yung ano lang, yung cloves ng ano, ng bawang. Hindi ko po muna siya, ano, gigilingin. Pero yung iba po, gigilingin ko na po siya. Tapos, ilalagay ko po sa freezer. Para, every time po magluto, naka-ready na po, hindi na kailangan magbalat, hindi na rin po kailangan magiling, or magayat. Ito po yung ginagawa ko dito. So, pag nabalatan ko na po ito, guys, i-freezer ko na yung iba, at saka yung iba gigilingin ko. So, meron na po ako ditong nagiling last time. Pero, gigilingin ko pa rin po yan, mga ka-vloggers, kasi para hindi po siya nasisira. So, ito po yung mangyayari pag na... pag nagiling niyo po yung ano, yung bawang. Actually, guys, mga ka-vloggers po na ano ko na po ito, na ipakita ko na po ito sa nung nag-cooking show po ako kung paano siya gawin. Yun lang po, guys. Tapos, itong potato po, mga ka-vloggers, kung gusto nyo po na bumibili po kayo ng maraming patatas, kung gusto nyo po siya na hindi po siya kagad masira, tumatagal po siya, umabot po siya minsan ng 2 linggo or 3 linggo. Pinakamahaba na po yung 1 buwan, basta yung bagong-bago po yung patatas, hindi po siya kagad na sisira, ilagay po sa refrigerator. Ito, guys, maramihan po yung bilihan namin dito kasi konsumo for 1 month. Ito po yung kamatis. Now. Okay, good there inside. Okay, you stay later. You tell to your teacher later, okay? Okay. If you don't want to do your virtual. Tapos, ito naman po, mga ka-vloggers ko, hi po sa mga kababayan ko po na taga Iloilo. Ako po ay from Iloilo City. At sa mga nanonood din po sa Pangasinan, hello po sa inyong lahat. Ito din po yung kamatis. So, pipiliin ko po dito yung pulang-pula na malambot. Tapos, bigyan ko po kayo ng tips din dito, mga ka-vloggers. Pero sa atin, hindi naman tayo mahilig sa ano eh, maramihan bili ng kamatis. Bigyan ko po kayo ng tips kung paano gawin po na tomato sauce po na ano lang. Hindi po siya kagaya ng tomato paste. So, ang gagawin ko lang dito, pag napili ko na po yung malambot, ay
igayatin ko ng apat na piraso, tapos po pakuluan ko po siya hanggang sa lumambot na lumambot. Kuluan ko po siya, lulutuin, pero walang tubig. Kasi kusa po siya ng tutubig yung kamatis. Kaya lutuin ko po siya mamaya bago ko siya i-blender hanggang sa maging sauce po siya. Para preserve na rin po pang sauce po sa macaroni. Kasi sila po dito, mahilig po sila sa maasim na macaroni or spaghetti. Na yung ginagamit po ay puro lang po na kamatis talaga naging blend. Meron na po ako na-upload na isang macaroni pasta na kahapon. Ay, kagabi pala po. Kung paano gumawa ng macaroni pasta with tomato sauce. So guys, ito po guys. Ito mga ka-vloggers, lilikwitin ko po ito lahat ngayong umaga. Tapos ito po. Sako-sako din po yung sibuyas na binibili nila. Konsumo na po namin yan sa isang buwan. Ito po, yung parsley. Parsley po ito. So, pag masyadong marami din po yung parsley, yung ginagawa ko din po ay dahil sa masyadong marami po, gagayatin ko din po ito lang, mga palangga, mga ka-vloggers. Gagayatin ko din po yan, tapos ilalagay sa freezer. Lahat po ito. So guys, ito na muna. Maraming salamat po sa pagtangkilik, sa pagpapanood ng aking vlog. Sana po ay ingatan niyo po ang inyong sarili, lalo na po sa pandemic na ito. At maraming salamat po sa mga nag-subscribes at sa mga magsa-subscribes pa po. Thank you guys. God bless po sa ating lahat. Patuloy lang po tayo na manalangin. Manalangin na matapos po itong pandemic. Sige guys. Bye. Salamat.